Yom Tov Artsi, אני סטיב הוויר סרקיניה מכאן מירושלים. הצטרפו אליי לתצוגה מקדימה של ארץ החדוש, וכיצד התגברנו על כובד 19. אך הוא בחר השיפור שלי כאן על מגפת החיים. Shalom mga kabayan, ako si Steve Sirkinia at ako ngayon ay nakatira dito sa Jerusalem, Israel. Dumating ako dito sa Israel noong January 26, 2017 at ako ngayon ay nagtatrabaho bilang isang full-time na caregiver sa loob ng 4 taon. I am happy to say na ang Israel po ngayon ay isa ng COVID-free country. So nagsimula silang magpatupad ng isang memo noong April 18 na hindi na mandatory yung pagsusuot ng face mask dito sa Israel, pero kasabay noon yung isang requirements kapag gusto mong mag-gym at gusto mong pumasok sa hotel, kailangan mong i-provide yung iyong vaccination certificate, tapos kailangan mong i-provide yung green card na inisyo sa amin noong nakuha namin yung pangalawang shots ng COVID vaccine galing sa Pfizer. Sa ngayon, wala nang mga restriction at saka wala na ring mga curfew. Dito sa Israel, tatlong lockdown din kami. Tapos hanggang sa dumating na nga yung vaccine galing sa Pfizer, bumaba na ng bumaba yung mga nagkakaroon ng virus. Noong maipabalita dito sa Israel na nakapasok na nga yung virus dito sa Israel, tapos kasabay noon yung discrimination na natanggap ng mga Asian dito sa Israel, kasi ang pagkakaalam ng mga Hudyo ay mga taga China o Chinese ang mga nagkakalat nitong virus. So kapag nakita ka nila sa daan na ikaw ay singkit, mukha kang Chino, ay tatawagin kang corona. Na-experience ko noong last year kasi meron silang holiday na kung saan kumukuha ako ng video dahil ako nga ay isang vlogger. Habang yung mga kabataan ay nakikisali doon sa video, doon sa cellphone ko, isa sa kanila na siguro napansin na parang mukha akong Chinese or what. Tapos bigla siyang sumigaw ng corona, 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 sabi niya. Corona! You can't! Corona! Corona! Go away from me! Go back away from me! Sobrang nakatulong yung ginawa ng Israel na pagpapatupad din ng mass vaccination. Although nung nakaraang taon, may mga takot, kaming mga foreign worker takot, kasi syempre hindi namin alam kung ano yung magiging epekto ng vaccine na ituturok sa amin, kung magiging safe ba after mong maturukan ng vaccine. Sa ngayon, siguro nasa 20% na lamang ng populasyon ng Israel, karamihan siguro ng mga hindi pa nakakatanggap ng vaccine ay yung mga kabataan na hindi pasok yung kanilang edad doon sa required na edad na para mabigyan ng vaccine. Ako ay isa sa mas swerte na nakatanggap ng libreng bakuna galing sa gobyerno, kasi syempre mostly lahat ng mga foreign workers dito sa Israel ay nag-aalaga ng matanda, so prone yung mga alaga namin na magkaroon ng ganitong sakit. Nag-start yung pamimigay ng vaccine noong December 19, 2020, tapos around January 4, nakaitala na ang Ministry of Health ng Israel na naibigay na nila yung unang dose sa 1 million na population dito sa Israel. Kung hindi ako nagkakamali, yung pang 1 million doon sa nabigyan ng shot ay isang nakakulong, kasi lahat ng mga tao dito sa Israel mostly binigyan ng shot, Palestino ka man or ano man yung religion na pinaniniwalaan mo. Mga kabayan, so nandito na tayo ngayon sa Western Wall. Kung nakikita nyo, ito yung tinatawag nilang Western Wall. At tinatawag din itong Wishing Wall. At isa ito sa mga pinaka-religious site ng mga Hudyo. At kung mapapansin ninyo, merong separation o naghihiwalay dito sa area. So dito sa kanan ko, o sa kaliwa ko, dito yung para sa mga babae. At dito naman sa kanan ko ay mga lalaki ang pumapasok dyan. So bago tayo makarating doon sa wall ng Western Wall, kailangan nating magsuot ng kipa.
itong kipa dito. So ito ay free, pwede mo siyang kunin pag uwi mo. So ito ay nagsusuot tayo nito para sa paggalang na din sa traditional ng mga Hudyo. So kailangan nating ilagay dito sa ating ulo. Ayan, tinatawag nila yung prayer dito sa Israel sa mga Hudyo na davening. Yung mga turista, nag-iwan sila ng mga papel na nilalagay o sinusuksok nila dito sa pader ng Western Wall at naniniwala sila no, na lahat ng mga panalangin nila o mga wish nila, mga prayers nila ay matutupad. Sobrang saya, syempre, yung pakiramdam na balik normal, halos 100% balik normal na yung pamumuhay dito sa Israel. Pwede na kaming mag-barbecue sa labas, pwede na kaming hindi magsuot ng face mask. Watch your butt! Ayan, so ito yung first time ko mga kabayan na makarating dito sa Temple Mount, dito sa Temple Mount. Ito yung Dome of the Rock. Ayan, kung makikita nyo sa aking likuran, napakaganda, napakalaki. Na-brief ako kanina doon sa police station na bawal bawal gumalaw, bawal mag-touch ng anumang bagay. Only ang mga kapatid nating mga Muslim ang pwedeng pumasok sa loob at saka pwedeng mag-pray sa loob. Outside ng mga hindi nila kasama ay bawal, dito lang dapat sila sa labas. So nakaka-amaze dahil ang daming story nitong Dome of the Rock na ito dito sa Temple Mount. Ayan, ganda, sobrang ganda. Sa nakalipas na isang taon, nagtagumpay ang Israel labanan yung COVID-19 dahil nga ang Israel, isa sa bansa no, na unang sumubok dito sa vaccine galing Pfizer. Ngayon naman, merong umusbong na isang pangyayari, kaguluhan kung saan ang Gaza sa pamumuno ng Hamas ay binobomba ng mga rocket ang Israel na umabot sa 11 days. Nagsimula yung pagbobomba dito sa Israel noong May 10, around 6:40 in the afternoon. Nasa labas ako noon kasi meron nga silang celebration noon. Nagse-celebrate sila ng 53 years na Jerusalem Day. Opo, sa balita ngayon ko na. Nasa balita ngayon. Tapos mga around 6:40 in the afternoon, actually sa gabi, in the evening, bigla na lang tumunog yung siren. Kapag tumunog yung siren, it's either kasama siya sa celebration, pero nagtaka lahat ng mga tao actually. Pati ako din nagtaka kasi bakit may ganong tunog. Tapos yung mga iba nagpapanik na sila kasi sinasabi nila na para daw may bomba. May racket. Ayun. Ayun. Meron nga. Ayun, meron nga. Isa sa mga naging casualty ay isang kasamahan nating caregiver na isang Indian national. Tapos yung dalawa naman doon, mga estudyante na galing Thailand na nagsasagawa dito ng on-the-job training.
mga Pilipino dito sa Israel ay natatakot kasi dahil noong last year, ang kalaban ng mga tao dito sa Israel, actually ng buong mundo, ay COVID. Hindi mo nakikita yung virus, kung saan mo makukuha, kung saan ka didikit. Para sa akin ang pagkakaiba, no, kapag may suot kang face mask o face shield noong last year, tapos naka-gloves ka, well, masasabi natin na safe tayo siguro sa COVID-19. Ngayon naman itong bomba kasi, hindi mo alam kung kailan siya babagsak, hindi mo alam kung saan siya babagsak, at hindi mo alam kung kailan nila ipapalipad. Sabi nga ng mga Pilipino dito noong kasagsagan ng putukan, sabi nila, napagtagumpayan ng Israel yung COVID-19. Ngayon naman, ang kailangan nating pagtagumpayan yung mga bomba. Kumbaga, nakapag-survive tayo sa COVID-19, eh, ang tanong, makakapag-survive pa kaya kami dito sa mga bomba na pinapalipad ng kalaban ng Israel? At ngayon naman, kabayan, nandito tayo ngayon sa huling lugar kung saan nag-pray si Jesus Christ bago siya huliin ang mga tauhan ng gobyerno ng panahon niya. Hindi tayo makapasok ngayon dahil nakasarado pa ang tourist dito sa simbahan ito dahil nasa corona. Tapos doon sa kanan ko, yan yung mga olive tree na 900 years nang nabubuhay. Ngayon naman mga kababayan ay nandito tayo ngayon sa Holy Sepulchre kung saan pinaniniwalaan na dito inilibing si Jesus Christ at sa pangatlong araw muli siya ay nabuhay at isa ito sa mga ilang buwan na nakasara doon sa tatlong beses na nagkaroon ng lockdown dito sa Israel. Ang siguro ang pangarap ko at pangarap din ng buong tao sa buong mundo ay matapos na itong pandemic dahil bilang isang OFW, 4 na taon nang hindi ko nakikita yung pamilya ko. Hindi na rin ako naka-uwi dahil nga sa kasagsagan ng pandemic. Naniniwala naman ako na hindi tayo bibigyan ng ating Panginoon ng isang problema na sa tingin niya ay hindi natin malalagpasan. May mga kakilala tayo, may mga kaibigan, kamag-anak na nauna na dahil marami na ngang kinuha itong pandemic na ito. Umaasa ako na balang araw kapag nagkaayos yung dalawang panig, wala ng mga sibilyan, wala ng mga bata yung kailangang mamatay, wala ng pamilya yung kailangang magkahiwalay-hiwalay dahil ngayon hindi natin kailangan ng maraming pera ngayong kasagsagan ng pandemic. Well, kailangan mo kapag tayo ay nasa Pilipinas kasi alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas. Hindi masusukat sa karangyaan kasi lahat naman natatamaan. Hindi mo alam kung kailan ka matatamaan. So, yun. Sana matapos na itong pandemic, matapos na yung kaguluhan dito sa Israel at bumalik na sa normal ang buong mundo para nang sa gayon kaming mga OFW ay makapagbakasyon, makasama yung aming pamilya sa Pilipinas, tapos makabalik kami ng matiwasay dito sa abroad para maibigay yung mga pangarap na hindi pa namin natutupad. At mula dito sa Jerusalem, ako si Steve Sirkinia at ito ang aking buhay pandemya.